Good morning, guys! Welcome back to my YouTube channel. And ayun, for today's video, today is Sunday, October 4. And tomorrow, back to school na yung marami sa ating mga elementary school and high school. Kasi October 5 yung na-move na class sa kanila. And for today's video, samahan nyo kasi mamimili ako dito sa kalentong na ulamin namin for tonight. For tonight lang naman. Gusto ko sana mag-dynamite, pero naisip ko na mas masarap yung kinain namin kanina na ginawa ni Katel, yung girlfriend nila, like, which is yung tofu, tapos nilagyan ng sile, tapos nilagyan ng mamasita. Grabe guys, solid. Parang sisig tofu yung tawag sa kanya. And try niya sa bahay yung masarap siyang gawin. Grabe, ramdam ko pa rin yung hirap sa pagsakay kasi minibus na nga yung pinaka sasakyan dito, pinaka transportation dito sa amin. And ayun, matagal ako nagantay kanina sa may Bacoot Park, mabuti na lang may dumaan na jeep. Ang weird nga kasi nung dumaan yung jeep, saka siya naglagay ng signage, tapos inaalis, pero hindi ko na alam, ayoko na mga alam sa mga ganong usapin. Pero ayun, naglalakad na lang ako dito sa may Mandaluyong, papunta na ako na may Kalentong. Kasi dun talaga yung pinaka palengke. So samahan niyo ako doon. Okay, yung hinahanap punto ko guys, wala. Wala na available dun sa napagtanong ako. Pero subukan ko ulit mag-ipot, baka meron pa naman. 1 hour later. Okay, ito, tapos na tayo mamili. Namili lang ako ng 1 kilo ng chicken worth 130. And then, 1 kilo ng sayote, 2 peraso. Tapos, 1 luya, tapos 5 pesos na sibuyas. Grabe guys. Napagkasya ko yung 200 ko na budget for today. Hindi na ako nakahanap ng tokwa. Gawa nga ng naikot ko na siguro tong buong palengke. Pero ayun, grabe. Nakikinig talaga ako ngayon sa tokwa. Dahil nga, hindi na ako masyado nagkakakain ngayon ng meat. Ang sarap lang kasi parang yun yung pinaka-alternative sa meat, yung tofu, dahil gawa nga siya sa soya. And alam naman natin na healthy din yun. Okay, trivia lang para sa mga gusto magpunta sa palengke, lalo-lalo na tuwing Sunday ng hapon. Ayan, ganito na po yung sistema. Ayan na siya. Napansin ko guys, every Sunday, ayan, ang kukunti na lang ng mga mabibili. Tapos, yung mga tao, medyo madami-dami pa. And ang na-notice ko, bagsak presyo yung mga chicken, yung tawag dito, yung mga babo, yung adi, yung ginagawa Adidas, yung paan ng manok. So I suggest sa mga nagbabalak na magpunta sa palengke, kung meron kayong pinagkikraven na food or kung may gusto kayong lutuin for that day, mas maganda talaga mamalengke sa morning dahil mas kompleto yung mabibili and mas maraming choices. Especially, parang, yun kasi yung, ang mami ko kasi, ayun trivia lang guys, na pag namamalengke siya, laging pamadaling araw, mga 5 or mga 6, dahil mas marami siyang nabibiling mas murang food or kung ano-ano pa mga stuff dito sa palengke pag morning. Ayun, nakasakay na ako dito sa may minibus. And ito yung card na tinatap every time na sasakay. And nag-start to nung, nakalimutan ko na, I forgot kung kailan ko siya nabili. Kung kailan pala to nabili ni Babe. Actually, bumili din ako. Pero kasi yung first time nabili ko, sa kanya napunta, gawa nga na siya yung pumapasok sa work, nagko-commute. And cost net is 100 pesos. Tapos meron na siyang laman na 60. And ito yung ipamabay dito every time na sasakay ka. So far, hindi ko pa naman ito natatry sa iba kasi hindi ata siya available. Alam ko kasi for ano lang siya, exclusive lang siya para sa mga, para siya sa route ng Punta Quiapo. Hindi ko pa siya natry sa Bon. Hey guys, ito yung closer look ng card. Ay, pas mo na lang kayo sa paa ko. Pero ito yung closer look ng card ay nakalagay lang. Star 8, green, tapos ito, regular, walang picture, tapos ayan. Go green, just meet, set. Tapos ito naman yung sa may
likod niya, ayan, ito, ito. Nakalagay yung number, tapos, ayan, nakalagay yung invitation dito, na by using card, something, something. Then, meron sila dito, ito, kanilang customer service, ayan, internet support, well, at star8.gym, ayan. Ayun, nakababa na nga tayo dun sa minibus. And hindi ko pala napansin guys na naka-headband pala ako all throughout our trip dun sa palengke. Pero okay na rin naman kasi medyo mahaba na naman yung aking buhok. So kailangan ko na naman magpagupit. And ito, ito na yung aking pinamili. Tapos natap ko naman na maayos yung card. And wala namang hassle. Yun nga lang guys, trivia lang para dun sa mga nagbabalak na kumuha ng mga ganong klaseng cards. Especially kung nandito kayo sa aming lugar. Kasi yun talaga yung essential na ngayon, yung card. Kasi hindi ka makakaalis. So, hindi ka makakapunta sa papuntang Kalentong or papuntang Quiapo. Hindi ka makasakay sa minibus kung wala kang card na ganun. Wala lang. Ang ano lang, minsan kasi pag, lalo na pagdala ni baby, hindi ako nakakaalis, hindi ako nakakapunta sa Kalentong or hindi ako nakakapunta sa Quiapo para maggala-gala. Kaya yun ang siguro yung nakikita kong downside minsan kasi wala akong card. And ayoko naman bumili kasi 100 pesos and meron naman si baby. Bakit di ko gamitin sa kanya? Pero so far yun lang naman. And ayun, thank you so much sa pagsama dito sa aking pamamalengke.